sino po sa inyo dito ang sumali sa GPRO Commission last year sa Thailand? Yan, may mga, marami rin sa atin, no? Mga 30% ang sumali ron. At if you're wondering kung nasan na yon, buhay pa yung GPRO Commission natin hanggang 2020 po yan. At ang kailangan lang ng GPRO Commission, makuha ang mga number ng taong tinitrain natin para magkaroon tayo ng live data na ma-analyze natin sa buong, para sa mga pastoral trainers around the world, para maraman natin kung paano yung takbo ng pastoral training sa mundo. And this will help strategic planners around the world to create better programs para ma-reach yung mga pastor na kulang ang training sa buong mundo. By the way, ang topic has already been changed to Trainers of Pastors International Community. Hindi na po siya coalition. Hindi naman masyadong critical yung pangalan na yan, pero just to let you know na yung coalition, pinalitan na nila ng community to encourage other people to be part of a community nga tayo. It's not just a coalition niya. Alright? Yung? Yeah, it's more dynamic pa community. So yung community na po ang tawag sa atin. And primarily, ang trabaho ko po sa GPRO Commission ay nag-curate ako. Ang ibig sabihin, nagko-collect ako ng materials, theological resources around the internet na magagandang theological resources, at ina-upload namin itong theological resources para libreng makuha ng mga pastor. Okay? So if you're not part of the GPRO Connects.com. Okay? GPRO. Okay? GPROConnects.com. Magpa-member po kayo dyan. Bago kayo makakasede, parang Facebook lang yan, site na yan, okay, ng mga pastors. At kung may mga need kayo, pwede nyo i-post doon. Kung gusto nyo mag-offer ng training, pwede nyo rin i-post doon at mag-connect sa mga pastors around the world. In fact, yung ibang mga pastor natin dito, ini-invite minsan sa India o sa Africa to do training sa mga pastoral work na yon. And if you're part of that, bago kayo makaregister, lalo na dun sa mga hindi nagpunta ng GPRO Commission sa Thailand, ang gagawin nyo lang, magtatanong sila, pag nag-register kayo, lagay nyo yung pangalan nyo, email nyo, and send. Tapos magtatanong sila ng dalawang question, security question. Ano yon? First, saan nyo na narinig ang GPRO Connects? Sabihin nyo lang, narinig namin sa topic, Philippines, okay? Seminar, tapos tatanungin nila, kanino nyo narinig? So, lagay nyo lang yung pangalan ko, Jason Tan. Okay? Tapos, bibigyan kayo ng access key. Mabubuksan nyo na yung account nyo. Makakagawa na kayo ng account, parang Facebook account sa GPRO Connects. Alright? At doon sa GPRO Connects, kaya ako lang gustong i-promote yan kasi under sa GPRO, sa loob ng GPRO Connects, ganyan yung page nyo. May letrato kayo dyan, pangalan nyo. At on the side, meron kang makikitang GPRO content. Yung GPRO content na yan, nasa beta testing tayo, create namin yan, yan yung primary ginagawa ko. If you click on that, pwede kang mag-search ng material, halimbawa how to train elders. Lagay mo doon. O kaya you're looking for hermeneutics o homiletics na mga lectures o ideas. Ilagay niyo yun doon, tapos i-reveal sa iyo lahat ng website at lahat ng link na makuha yun for free. At lalo's lahat na nilagay namin doon, yung magagandang website na ni-review namin, material, usually PDF o video form, napapasa sa aming quality control. Okay? And most likely, we can also include GKCN later on into the GPRO content website. Okay? Kung gusto niyo mahanap. So doon, hindi ka na maghahanap, magsisift through. Pag nilagay mo yung topic mo ron, makukuha mo na lahat ng available materials na nahanap namin for you to use. Okay? Ngayon, dinedevelop namin. There's about, kanina, kahapon, nung pumunta ako rito, chinek namin website namin, we have about 4,000 content doon. Okay? Pero yung mga 300 plus is in different kinds of languages. And this next year, we're hoping to expand that to about 15,000 materials. And hopefully we can expand mga 20 languages, different languages, hindi lang English, alright? So yan po ang aming
part of the ministry that I'm doing for TOPIC and GPRO Commission. Dito naman sa Pastoral Training and Church Health Commission, nakopya nyo yun na po ito, pwede ka nang burahin? Alright. Just to lay down the structure natin, kanina ko lang rin kasi nalaman to. So we have PCEC. Under sa PCEC, marami pong mga commission, no? And one of the commission is the Church Health Commission. Akala ko kasi kanina, before I came here, yung commission na yan ay Pastoral Training Commission and Church Health Commission. Yung pala Pastoral Training Commission. So, that's the Church Health Commission. Under po dyan tayong Pastoral Training Commission. At yan ang kasama niya ng topic, Asian Access and other ministries later on. Pero yung GPRO, yung ating Pastoral Training Commission, dahil commission siya, tayo mag-provide ng leadership para sa pastoral training program para sa PCEC. Kasi topic ang pinakamalaking group at ang pinaka-organized na group, we should be the one to provide direction for that. So, i-review lang natin yung nangyari nung PCEC General Assembly sa Davao in July 5 to 7. 56 individuals representing 50 organizations expressed their interest in supporting yung commission natin. Vision, kasi pre-present namin to ni Kuya Philip during the breakout session dun sa Davao sa General Assembly. Dalawang session yun, present namin. Doon sa dalawang session na yun, 56 ang nag-join. Pumirma sila. Nagbigay sila ng mga address, contact number, etc. Sabi nila, gusto namin sumuporta sa commission. In fact, kung ako lang sana masusunod, kung ganun lang kadali, ang gusto ko sana, itong commission na to, i-encourage natin magbigay ng membership fee. Tapos yung membership fee, pwede nang mapunta sa funding ng Pastoral Training Commission yun. Okay? Kasi member mo na yun eh. Yun yung mga group na gustong maging part ng Pastoral Training Commission. Okay? And dun sa Pastoral Training Commission, yung pinag-uusapan namin, dun natin ni-launch yan officially. At we wanted to raise about 10,000 pastoral trainers in the next 3 years. Yun yung idea hanggang 2020. And hindi start sa katapusan ng 2020 natin gagawin. Hopefully, if we can do this. Okay. Brief history ng Pastoral Training Commission. Doon sa training na yon, we got suggestions doon sa mga nag-attend. Sabi ng iba, there should be an event designated solely for pastoral training and equipping for PCEC. Okay. So siguro pwede tayong mag-spearhead noon in a few years or maybe a year from now. O siguro 2019 o 2020, we can have a program event para lang sa pastoral training and maybe also for church planting. Yung iba naman local church, sabi nila, gusto namin mag-support financially. Okay? May mga nakausap kami na sabi, let us know your program. Wala pa kaming program na i-present, kaka-establish pa lang commission. Sabi nila, we want to be able to support those program. Si Kuya, si Bishop Leo Alconga, sabi niya, I want to be able to partner with the commission. Sana maka-reach out kayo dun sa aming grassroots community. So this is also a chance for us to expand yung ating ministry, lalo na ministry ng topic sa mga PJM group. Okay. Another part ng session, nung nag-breakout session, nagbigay kami ng survey form. At tinanong namin, isa sa tanong ng survey form, bukod sa mga info nila, alin dito sa mga subjects o issue o kaya topic ang gusto nyong mapag-usapan kung merong pastoral training event sa inyong lugar. Alright? At ito yung top 10 according to priority. Number one, pinakamarami sa kanila nagsabi out of the 50 people, mentoring and discipleship. Ilan sa inyo dito may program sa mentoring and discipleship. O yan, marami na yan. So, you have to take note of this kasi ibig sabihin maraming tao kailangan ng ganong klaseng program. Forgiveness, restoration, and church discipline. Meron ba tayong program ng ganon? Sige nga, tignan ko nga kung meron kayong, halimbawa, bukas tayo magtuturo
Merong kaya magturo niyan, forgiveness, restoration, church discipline. Merong kukonti, yung tatlo, pwede. Right, yung team building and conflict resolution, sinong kaya magturo? Kaya hindi masyado, hindi tayo confident dun. Biblical stewardship and financial literacy. Biblical stewardship, financial literacy. Yun rin ang forte ko. Kami mag-asawa, nagturo kami ng financial literacy for families and ministry para sa mga pastor. Kasi ang wife ko ay editor ni Chinkitan. So yung mga ideas sa Chinkitan, nilalagyan namin ng biblical and theological ideas to make it relevant for pastors. Okay? Yung church administration management, ilan pwede magturo? Okay, kukonti lang talaga. Leadership and developing leaders. Okay, mas marami. Family, fatherhood, and married life. Okay, mga 25%. Basic theology, apologetics, and advanced preaching. Say, taas nga. Gusto ko makita. Confident, okay. Mga 20%. Pastoral counseling and intimacy with God. Okay. Tapos church planting and missions. Kukunti. O bakit nagtatanong yung iba na kailangan daw nila ng church planting program? May mga, meron na sa atin dito ang pwedeng mag-address ng issue na yun. Ito yung top 10 na pinakakailangan ng mga groups nung survey kami. And maybe we can begin developing ideas. Paano natin i-address itong mga ideas sa group natin, sa areas natin? At itong training na to, pwede natin i-open sa, di ba, remember, nagpumirma sila, 50 plus people. Majority nito, mga heads ng denomination. So kung i-advertise natin every time may topic program na papasok dito sa 10 na to, isasama na natin yung pangalan nila dun sa advertisement natin o promo natin para alam nila kagad and hopefully we can hit yung mga needs nila on the ground, alright? Now let's keep things in mind bago natin pag-usapan yung vision statement. Some vision statements are quantifiable. Pwede mong sukatin. Halimbawa, to train 10,000, training 100,000 pastors in 5 years. Quantifiable yon. Yung iba, hindi. Both are valid. Katulad nung vision statement ng PCEC, kung napansin nyo kanina, di ba? Transforming a nation. Hindi mo alam yun eh. Hindi mo makakwantify yun. Kailan na-transform ang isang nation. Pero valid naman yan depending on your purpose and your core conviction. Depende yun sa iyo. Yung second, it is suggested that instead of making our vision statement quantifiable, ang suggestion ko sa group natin, let's make our goals quantifiable kahit na yung ating vision statement hindi. Alright? At tulad ng PCEC, Transform the Nation, di mo masusukat yan. Pero, at least yung goal natin, pwede natin gawing, yung goal natin for the next 5 years or 3 years, we want to raise 10,000 new pastoral leaders. Quantifiable yun. Tapos ang suggestion ko ngayong hapon, we will start with the vision statement. Tapos papasok tayo sa mission statement, i-combine natin yon. Tapos gagawa tayo ng general strategy and then faith goals. Pagka nagawa natin yon, at least madali nang maglagay ng dates tsaka budget for that. Pero unahin natin yung pinakamahirap, vision and mission statement. And if you follow this guideline, pwede nyo rin gamitin to for your personal vision and mission statement in life rin. Ito ginagawa ko sa personal mission vision statement ko. Ito rin yung example na binibigay ko dun sa book na Man Up, dun sa mga bumili ng Man Up na book, is part of that chapter 1. In budgets, come later. Tapos, so let's review the PCEC Philippine Vision 120. Can you please get your, Philippine Vision 120? Okay, yung covenant. Pakitingnan nyo ulit, okay? Pero dahil sa wala tayong masyadong time, just take it out. Okay. Ano mga napansin yung, may issue ba kayo napansin dito sa covenant na to? Ano mga concern nyo? Nung nabasa nyo yung kagabi, what is your concern? Ha? Huh? Maiksi yung panahon. Okay, that's one thing. Kasi na-release to 5 years ago. Ngayon lang, can you imagine, kanina nakita ko yung flyer na ginagawa nila for the Philippine Vision 120, tapos sa almost 2 years na lang, di ba? That's too late. Dapat yun, nung nilunch yung vision, nilabas na yung flyer. Pero ngayon pa lang sa gagawa, mag-build up pa lang ng momentum, kulang na tayo sa time. Kaya nga ni-raise ko kanina,
If that's our rate, yung kanina natin 8.33% lang per year, di-divide mo sa 5 years kasi 2012 to 2007, ang rate ng growth lang natin is 1.33%. Baba lang. O 1.66% pala. At that amounts to less than 2,000 churches per year. Sabihin na natin may konting himala na dumoble yon. Kahit dumoble, hindi natin ma-reach yung 120, mga 80,000 lang ma-ano natin. So, yung vision for me, technically, is already dead. Okay? Pwede nating i-push through, susundan natin ang PCEC with that push nila for the next 3 years. Pero technically, yung vision mo, kailangan nagre-rebirth na tayo ng bagong vision for 2020 and beyond, right? At least, if you take a look at that issue. Ano pang goals, ano pang issue nakita nyo? So, kulang sa time? No specific strategy. No specific strategy is very clear. Okay? Kailangan yun sana may strategy na at alam na natin yung direction na gagawin natin. And because of that, it lacks strategy, mahirap yung covenant na yun. Ano pa issue? 20,000 barangays. Napakalaki nung 20,000 barangays, ano? To reach. Pero there's a reason why we call it a vision. Talagang okay lang yun na yun ang vision mo. Talagang yun naman yung task na nakalagay sa harapan natin eh, that we want to reach. But the main problem there is the strategy and the time. Okay. Ito naman ang ideas ko. Yung 2020, tama yun, too close. According to PCEC, siguro mga 7,000 lang na plant natin churches out of 60,000. We need to reach this goal. If we want to reach this goal, kailangan natin magplant ng mga 25,000 churches in the next, every year, for the next 2 years. Okay? 50,000 churches. Mukhang hindi kaya yon. Okay? At saka yung 120 covenant, sinabi nga ni Kuya ano kanina, Rick, wala nga siyang program, strategy. And there is no statement that protects the vision when a new leader comes in. So ano mangyari pag may pumasok, pinalitan, at walang statement doon na pwedeng bago, babaguhin niya yon kung may feeling siya na may bagong direksyon. Yung noong 2000, nag-continue siya until 2000, kahit na mga late 80s nila na start, mid 80s, kasi there was an agreement na ito yung direction natin until 2000, alright? There's no statement that intentionally trains pastors for the new church plant initiative. Ito yung issue nila. Nag-plant ng church pero walang intentionality na mag-train ng bagong pastors to take care of these churches. So yun yung mga, just keep those issues in mind habang binubuo natin yung vision and mission statement. Okay, let's go to the vision statement. Ang tanong dyan parate, is there a compelling vision for the Pastoral Training Commission? Sorry, nilagay ko patch kasi akala ko Pastoral Training and Church Health Commission. Pero Pastoral Training Commission lang po tayo. So meron bang compelling vision para sa atin? Para itong patch commission or itong Pastoral Training Commission, PTC, mag-exist sa PCEC community? O dinudoble lang natin yung commission? How does your personal vision, yung mga vision nyo personally, contribute to the vision ng Pastoral Training Commission? Are you personally compelled to pursue the vision? Katulad nga sabi ni Kuya Rolly, kung hindi ka naman kakasabali, wala yun. And it really comes out of your core conviction na hindi ka makatulog sa gabi, gusto kong gawin tong bagay na to. If we can find that in us, ngayong hapon, bukas ang umaga, then we have to come up with a compelling vision. We have to do this, whether aprobano hindi, gagawin natin to. Okay? That's the compelling vision for that. Bakit mo to ginagawa? Okay, vision statement. We need to write a proposed vision for the Pastoral Training Commission. Tapos ipresent natin to sa group. Ito yung pag-iisipan natin ngayon. Ngayong hapong ito. Here are some guidelines on how to make a vision statement. A vision should help us answer the why question all the time. Bakit mo to ginagawa? It is generally composed of three elements. What value do you offer? To whom do you offer? And what is the outcome? Okay? Bigyan ko kayo ng personal, sabi ko kanina, kahit kayo, pwede nyong gamitin tong
program na to, technique na to, to come up with your own vision statement. Ako ang vision statement ko that I've written recently, ina-adjust ko siya every maybe 5 years. Recently, I've written my vision statement as this. I want to inspire, o ang vision statement ko, inspire a generation of leaders. Okay? So ano yun? That is the why, the value that we offer. Yun yung value that I offer. I want to inspire. Nakuha nyo? I want to inspire. That's the value I offer. I want to inspire. Kanino? The next generation of leaders. And one, what is the outcome? To pursue their calling as agents of change. Okay? So para sa akin, ang vision statement ko, every time I wake up in the morning, sasabihin ko, I want to inspire people to pursue their calling as agents of change. So maliwanag sa akin yun. Anong gusto kong value na ibigay? Gusto kong mag-inspire ng tao, encourage sila, build them up. Sino? Generation, the next generation of leaders. Anong mangyari pag na-inspire sila sa gusto kong gawin sa life nila? What is that? That they will begin to pursue their calling as agents of change. So clear sa akin yun. So gagamitin natin yung purpose na yan dito sa example. Okay, let me give you an example and then you can begin thinking about this para sa Pastoral Training Commission, para rin sa mga ministries yun. Number one, championing, okay, yun yung, ano yung una? What do you offer? Championing effective pastoral training principles for pastoral leaders in order to strengthen the national church. Example yan eh. So yung championing effective pastoral training principle is the value we offer. Ito yung gusto natin gawin. Ito yung value yung ginagawa namin. Kabi mag-champion, i-advocate mo to, pag-uusapan nyo to, i-rally nyo yung mga tao, magre-recruit tayo to be part of this pastoral training principle. Okay? Sino ang target natin? Pastoral leaders. Target audience. Anong mangyari pag tinarget natin sila by championing itong program natin? Yung outcome is that the national church is strengthened. Nakuha nyo? So what do you offer na value? Kanino mo gagawin yon? Anong outcome nung gagawin mo? Okay. This is a working vision that we're doing. Okay? Do you get it? Let's give you another example. Example. Championing the cause of pastoral leaders toward healthy church. Ganun din yon. Ano yung ating value we offer? Based dito, ano yung value na in-offer natin? We are championing the cause of pastoral leaders. Ang ibig sabihin ng championing, nag-advocate ka, you're encouraging people to join this movement, you're recruiting people, yung championing the cause yun eh. Okay? Ano naman yung target audience natin? Sino? Kanino mo gagawin yun? Pastoral leaders. Anong outcome pag chinampion natin yung cause of pastoral leaders? It become healthy churches. Alright? Do you get it? Okay, here's another example and then pupunta tayo sa workshop. Championing pastoral well-being toward church health. Magkaiba rin to. Yung well-being naman ng pastor ang gusto nating i-champion o i-protect. So championing pastoral well-being is the value we offer. Pastors are implied as the target audience. At ano yung outcome? Church health or healthy church. Okay? Okay, I want you to group yourself sa bawat table. Okay? For maybe mga 5 minutes. Why don't you try and create a vision statement for the Pastoral Training Commission? O pwede rin for topic kung gusto nyo. Just a practice. Can you do that? Please? Okay. Group yourself. Okay, let me give you a few story. Totong nangyari. Yung isang church yung pagpastoran ko dati, nung dumating ako as their new pastor, sabi, Pastor, by the way, bago ka dumating, pinag-isipan na namin kung ano yung dapat mong gawin. Kaya gumawa kami ng 8 purpose for you to do as the new pastor. So pag upo ka doon, sabi nila, Pastor, number 1, you have to do this. Tapos tatawagin ako, Pastor. Tapos babasahin yung number 2. Number 2, Pastor. Okay. Lahat ng trabaho na yun, gagawin ko daw. Number 3, Pastor. Kaya unfortunately, because of my immaturity rin, napikun ako. At sabi ko, kaso meron akong value sa sarili ko. Ikaw isip, ikaw gawa. Kaya sila nagalit sa akin dahil sa ano. Pero yung program na yon, ang problema ganito, okay? Nung sinabi nila sa akin, ito yung gagawin natin, 8 things for the church. Ang tanong ko lang doon,
Pag ginawa natin yung walong bagay ba na to, anong mangyayari sa church? Sabi nila, lalago yung church. Paano nyo nalaman? Ito kasi yung tinanong namin yung mga members namin kung anong gusto nilang gawin sa simbahan. Alright? Kaya namin nilagay ito na dapat na. At based on that, they think nalalago ang simbahan. So, second na tanong doon, paano mo nalaman na pag ginawa natin ito lahat, lalago ang church? Based on what study? Eh, wala naman eh. Assumption lang nila yun. Pero meron akong alam na study by the Natural Church Development. Pag ginawa mo tong principle na to, lalago ang church. Kasi pinag-aralan nila yun eh. So, ang offer namin sa kanya, why don't we use yung Natural Church Development? Tapos kunin natin yung ginawa ninyo, tignan natin kung papasok dun sa principles ng Natural Church Development. Yung hindi papasok, palitan na lang natin. Yung papasok, i-maintain natin. Nakuha nyo? Because they started with doing something without answering the purpose, why are you doing it? Kaya nga kailangan mag-umpisa ka sa bakit. Nung bata ako, alam mo, may road dun malapit sa amin eh. At daming aso dun. Tuwing nagbabike kami, alright, hindi kami dumadaan sa road na yon. Pwera lang kung hinahabol kami ng kabilang mga ibang grupong mga barkada, magbabike kami ron. Tuwing dadaan kami doon, nagbabike, hinahabol kami ng aso. At yung aso, kahit anong dumaan doon mga aso, no, bike, sasakyan, motor, tricycle, hahabulin nila yung gulong. Okay. Now one time, merong truck ata ng basurahan yun eh. Hinahabol na lang ganyan, nasiraan, naflatan yung truck ng basura eh. So for the first time, itong mga asong to, naabutan nila yung gulong. Alam mo ginawa ng mga aso? Hindi nila alam kung anong gagawin sa gulong. Ngayon nandun na, anong gagawin mo? Diba, o yan, ayan na yung gulong. Diba? Wala kang magawa, diba? Kaya nga yung vision natin should not be quantifiable. Kasi kung quantifiable yon, tignan mo yung Dawn 2000. Nung na-reach nila yung vision, ano pang gagawin? Ano gagawin? Wala na, tapos. Kasi na-reach natin yung vision eh. So dapat nga yung vision mo is something beyond that. Okay? Yun ang ina-encourage ko. Yung goal natin should continue to be quantifiable, pero yung vision mo should not be quantifiable. Yun ang purpose ko ron, alright? Okay, let's go back to the mission statement. I'd like to hear some groups, yung mission statement nila. Itong group nga, can you please share your vision statement? Come on, come up here. Providing solutions needed for pastoral trainers to both lead and plant healthy churches, resulting to national transformation. Helping the pastors in the area of character, knowledge, and skills to become effective multipliers. Okay. So let's go to the mission statement naman. Based on our vision statement, what should our mission statement look like? Okay, what unique things that the commission or pastoral training commission could offer that would help us reach our vision? So kung ito yung vision natin to champion pastoral training, okay, or champion the well-being of pastors in order to build a healthy church. Ano yung ating mission statement? What do you do every day? So yung vision statement answers the why. Yung mission statement answers what do you do every day in order to reach that vision. Okay? Yes. So yung mission statement sa akin, for me, is like this. Okay? We exist to champion the well-being of pastoral leaders toward church health. Yun yung mission state, yung vision statement ko. Yung mission statement ko every day is that by how do you do that? By mobilizing pastoral training initiatives, by mentoring pastoral trainers, by monitoring pastoral and church health indicators for future strategic and informed decision. Nakuha niyo yung mission? Yung mission statement ko is just underlining what are the things I want to do in order to reach this vision statement. You follow? Okay. So I'm aware that other people takes this in a different way. Sa akin, ang format ko, I use it this way. Alright? So I'm not saying other one over the other is wrong. Both of them is doable. Okay? Here's another example. We can quantify it. Pag sinabi mo, we envision to equip 20,000 pastoral leaders in 5 years by means of anong gagawin mo? Convening events for pastoral training,
connecting pastoral leaders with pastoral training activities, carrying out research on pastoral and church health, maybe programs, right? Sorry, Indian doing programs. What I'm saying is this. If you can come up with your vision statement, the next line should be, how do you do it? By or by means or through, etc. Yun yung iyong gagawin activities that you want to do. Okay? And based on that activity, do natin hugutin yung ating strategy for the commission, right? So let's go into a group again. Create a mission statement. Ano yung gagawin mo in order to do what you presented kanina? Right? Okay, ready? So if you said, I want to provide solutions, okay, for the needs of pastoral trainers in order for the church to grow, by, paano? How do you do that? How do you provide solutions? Ano yung mga gagawin mo in order to do this? Right? Do you follow? Yes. Any question? Right? You ready to go to your groups? Okay, please go ahead and talk to your group.